ganyan. So, okay, tuturo ko sa inyo. Ito, share ko na sa inyo paano ako mag-kilay. Ayan, lapit natin ang camera. Ang ganda ng filter ko, pero wala po yung filter. Alam niyo po kung bakit. Kasi po, ang ganda po ng ilaw ng aking amo. Para siyang ring light. Tingnan niyo po. Tadan! Diba? Ah, diba? Para siyang ring light. So, ang ganda ng impact. Pero sa totoo lang, ayan po yung original yan. Yeah. Baka totoo tayo. Mataba po talaga. So, eto na. Eto na pong gagawin nyo kung paano ako magkilay. Kaya nagkikilay po kayo, ako inaahit ko na lang, pero bago nyo po, ito po ang gamit ko, ito. Bago nyo po ahitin tong side na to, lagyan nyo po ng moisturizer, tapos tsaka nyo ahitin. Kasi ako ganun. So, yan. Kaya nilagyan ko na to ng moisturizer dahil bala ko talagang magano, kaya lang tulo sipon ko po talaga. So, excuse me kung may sipon. Ayan. So, hindi makita ng camera. Lapit natin. So, ganyan po gagawin nyo. Ayan. Ahitin nyo lang dito. Ganyan. Ayan. Naahit na po yung mga tira-tira kong buhok doon. Ayan. Ayan. Sundan nyo lang po yung pattern ng inyong kilay. Ayan. Ganyan po. Ayan. So, pag malinis na siya, kailangan kukorte nyo rin yung pag-aahit. Hindi basta inahit nyo lang basta. Pero kailangan kasi katulad ng kilay ko, kaya siya pumuporma ng ganyan. Is palagi minemintain ko every week. Inaahit ko siya na nakaporma. Ayan o, ganyan o. Ganito. Nahirapan po ako kasi masyadong close up yung camera. Kaliwete po ako. So, ganito mag-ahit at saka ganito mag-kilay yung mga kaliwete. Mahirap. Ito po yan. Ahitin natin yan. Hindi makita gaano sa camera yung inaahit ko. Pero madami po yan. Bukas kasi nung Sunday po. Yung Sunday po, hindi ako nagsimba dahil may sakit po ako nilalagnat. May sinat po ako. Actually, hanggang ngayon. Kaya pulang-pula po ang ilong ko. Pero kay Ray Bumbum naman po na okay naman na. Ayan. Pag naahit nyo na po yung sa side na yan, huwag po kayong ahit ng ahit kasi lumalaglag yung mukha. So, yan. So, eto po ha. Basta nalinis nyo na po yan. Ayan, linisin ng linisin. Pag nalinis na, kasi kaluwete ako, hindi ko magawa sa kanan. Baka magkaukit-ukit na naman tong aking kilay. Ayan, so kaliwa. Ayan. Di ba ako professional, pero I just want to share my own version. So, linisin nyo dito sa mga gawi-gawi dito. Para yung mga excess, mga hair dyan, para masyadong kita ang inyong matalim po kasi ito. So, nag-iingat ako. Yung mga tira-tira-tirang mga buhok-buhok dyan luminis ang mga kagayang mga gilid-gilid. Ayan, ganyan po. After nyo po maganyan. After nyo na linis-linis ang kapaligiran ng kilay. So, start na tayo kung paano tayo maglagay ng kilay. So, una, ang ginagawa ko dahil kaliwete naman ako, itong kilay nyo, straight nyo lang siya ng line na ganito. Pag gusto nyo ng mataray, mataas. Pero pag gusto nyo naman na bait-baitan ang face or ang aura-aura po natin, so babaan natin. So, since yung kilay ko naman, pwedeng mataas, pwedeng mababa. So, it depends sa inyo kung paano nyo lalagyan ng eyeliner. So, ako ganito. So, ito, straight nyo lang na ganyan. Ayan. Tapos, lagyan nyo lang dito. O, diba? Kung yung pagkikilay ko, kasi depende ako kung saan ako pupunta.
pag pag ang pupuntahan ko lang ay palengke o mga halimbawa magsisimba, lagyan ko siya ng konti kasi may buhok naman na siya. Pero kung ang kilay niyo po, ang kilay niyo eh manipis lang siya, medyo kapalan niyo ng eyeliner para at least kung mapicturean man kayo, at least merong kilay-kilay, di ba? Kilay is like. Ayan. Ayan. Oh no. Hindi ko kasi makita layo ng camera. Okay. So. Ayan. History nyo lang po yung kilay nyo dyan. Tapos konting ganun-ganun. Ayan. Tapos konting taas. Tapos baba. Ayan. Madumi po siya, so yung brush po na yung brush po nito yung ginagamit ko. So, buksan natin. Ayan. May brush po siya. Actually, may brush at saka eyeliner po dito sa baligtaran po siya. So, ito yung ginagamit ko na brush. Pang-ayos. Simpleng-simple lang po. Ayan. Simplihan lang natin. Kasi hindi ko maklose. Hindi ko alam kung paano ipakita sa inyo mabuti. Kung paano, ayan o guys, straight nyo dito, tapos itaas nyo ng konti dito. So, may dating siya. Ayan. Kung gusto nyo pa, tingnan nyo mas makapal na siya kaysa dito. Kasi nalagyan ko na siya ng eyeliner. So, susundan nyo lang yung kilay nyo. Yung aura, na, yung line ng kilay nyo, susundan nyo lang guys. So, tingnan mo difference, di ba? Ito na yung nalagyan, ito na yung hindi. So, hindi pa siya totally maayos kasi talagang wala naman siyang eyeliner. So, ayan. Basta guys, sundan nyo lang yung pag-aahit ko ha, yung pag-shave nyo para dun lang tumubo yung buhok siya palagi. Aayos siya, tingnan nyo, kahit wala siyang eyeliner. Okay siya, di ba? Actually, hindi naman na kailangan ng eyeliner kasi nahaayos na siya. Kasi the way na ha, na kasi the way na kung paano ko siya shinave, dun lang siya tumutubo. So i-shave nyo rin to, yan. Pero wag masyadong pababa kasi bababa yung mukha nyo. So puro dito sa taas, yan. So lagyan na natin. Ayan, dahil kalabete ako, hirap po ako magkilay. Straight lang siya guys, sunda ng ugat ng buhok, tapos baba. Ayan. Ganyan lang, simple. O, diba? Since naka-format na yung buhok nyo, madali nang lagyan ng eyeliner. So, ang technique dyan is kung paano nyo inahit din. Kung makapal ang hair. Pero kung manipis, eh, galingan nyo ang pag-uwi. Ganito, ayan. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyo ng mataray, talagang bottoms up tayo mataray, itaas nyo dito. Ayan, pataas siya pa ganun siya. O, ayan, ano ba yan? Itataas nyo na pala na pa ganun. Ganun. Hindi naman pataas dito. Ano ba yan? Kamali na. Ang hirap pala. First time ko nagkilay sa camera. Oopsie. Okay, first time ko. Pasensya na. Pasensya na po. Ayan, ang sinasabi ko po sa inyo is pataas kasi hindi naman ako nagpapataas talaga po. So, ito pong kabila, okay siya. Mababa lang siya. So, kita nyo naman po, okay lang, di po ba? So, itong dito po, tataasan nyo po dito siya. So, ang taray-taray po niyan. Pag ano, ayan, ayan o, ganyan po. Di po ba? Yan po ang mataray. Eh, ayoko naman po ng ganyan. Ayan, yung mga gusto na parang, syempre, taray-taray. Yan, tingnan nyo po. Tingnan nyo po. Ganyan o. Tapos, tataas mo yung kilay mo na gano'n, diba? Ayan, so, gano'n lang po ang pagkikilay. Ayan. Ang hirap po pala magkilay sa camera. Hindi makita masyado. Ayan. Pag gusto niya po ng medyo taray-taray, so katulad nitong ikabila is taas. So ganito rin niyo lang po siya. Tapos after, ganun po siya.
O, di po ba kaganda? Parang mga kilay ng artista. Ganyan po yung mga kilay ng artista. Huwag tayo mag-mention. Ito na. Diba? Ganyan po sila. Ayan. Para ka lang nagdo-drawing. Actually. Ayan, pakita ko po sa inyo. Tapos tataas niyo po. Ay, hirap magtaray. Tapos, para hindi po siya masyadong parang bunton-bunton dahil ito lang po kasi yung ginamit ko. So, i-brush nyo po siya para medyo mag-lighten. Kasi kung may masyadong ma-dark, yung iba gusto medyo ma-dark. Depende sa skin tone nila. Pero ako kasi gusto ko medyo light. Kasi mukhang matapang na yung mukha ko. So, gusto ko kailangan. Gusto ko medyo light lang. Ayan, ginaganyan ko po siya, guys. Binabrush po siya para ma-blend po dun sa buhok. Para hindi po siya maduming tingnan. Mabuo-buo. Ayan. Ayan, di po ba? So, isang mababa, isang mataas. So, ito yung ito po yung kung gusto nyo na medyo may taray-taray. Taas. Gusto nyo naman po ng parang simplihan lang. Ito lang. Ito lang po yung kabila. So, yan po yun. So, ganyan po ako magkilay. Minsan pag mga sa party, pwede-pwede na itong ganitong kilay. Pwede yung ganitong kilay. Kasi usually naman talaga ganyan. Talaga silang magkilay pag ano. So, straight nyo lang po dito. Straight. And then, slide nyo po dito. Tapos, yan na po siya. Kanya, tapos i-brush niyo po. Dito naman po sa mababa, sa kabila is hindi siya masyadong slanty, medyo habaan niyo po dito ng yan, straight. I-straight niyo po siya dito, tapos konting taas, tapos baba, konting slanty. Huwag naman tila A na nakaganon po. Medyo naka ito po ay nakakurba. Ano ko ba sabihin? Yan. So ayan, ganyan. Ayan. So, ganyan po ako magkilay. So, tingnan niyo po. So, lagyan niyo. Kung gusto niyo po ng, ayaw niyo po ng lightens, gusto niyo po ng, ayaw niyo po ng medyo manipis lang ang eyeliner. So, kapalan po natin. Ayan. Kapalan. Pwede niyo pong kapalan kung depende sa gusto niyo. Ayan. Ayan. Parang pantay lang. Pero, ito kasi, so, tinuro ko po sa inyo kung paano po ang pagkikilay na daw. Pagkikilay ko. Ayan. So, ito po si Taray Taray. Ayan. So, ito sis, medyo tingnan nyo po dito sa gitna. Ito medyo, pero kasi ganito po talaga ako magkilay sa kaliwa. Ito kasi medyo, siguro yung iba, may mga trip na ganyan, may mga gusto po na ganyan. So, yung may mga gusto na ganyan. So, go tayo dyan. Ayan, ganyan po kadali. Para lang po kayo nagdo-drawing. Drawingan nyo lang po. Ayan. Pero, excuse me po, tumutuloy si Pungko. Ayan. So, share ko po sa ano kung paano pa din, kung paano maglagay ng eyelid, dun sa eyelid, yung eyeliner. Pero, ayan na po. Tapos na. Ayan. So, ayan na po ang kilay ko. Okay? Ayan na po ang kilay. Kilay is light. Ayan. Ayan po ang kilay. Kilay ko. O di pa po. Kahit po sumagala kayo, tapos ganyan ang kilay niyo. Ayan. Burahin ko na po kasi ayoko po lang masyadong. Ipapantay ko na po dun sa kabila. Pinakita ko lang po sa inyo. Paano magtaray. Este, paano mag mataray ng kilay. Ayan. So, binabaan ko lang siya. So, ayan na po siya. Ayan na po siya. So, may kilay na ako. Kahit ano naman po ano ang gamitin niyo, kahit ano na naman po na eyeliner ang gamitin niyo, basta marunong lang kayong mag-shape, okay na po. Basta i-shape niyo lang, ahitin niyo lang po sa maayos na ano. Tapos hindi na po kayo mahihirapan magano kasi yung pinag-ahitan niyo po, may linya na po 'yan. Ilinya niyo po ng chin, pag ganun.
Tapos pag ano, tapos pag nag-eyeliner na po kayo, madali na. Madali, katulad ko, ginanon ko na lang po siya. Ayan. So, yan na, kilay. Yan na po ang kilay ko. Medyo, ayan. Yan na po ang kilay ko. So, sa... excuse me, tumutuloy si po. Sa blush on naman po, kung hindi nyo po alam kung anong bagay na blush on sa inyo, ang tip ko naman po sa inyo, tip number two ko po sa inyo is kung paano malaman nyo po kung anong dapat na blush on sa inyo. Sampal-sampalin nyo po ito, itong cheekbone nyo. Ganyan, no? Like, ayan, di ba? Tikita nyo po, oh. Medyo masakit lang, kaya kurut-kurutin nyo. Kita nyo po, parang may blush on itong kabila, kasi ito wala. Ayan. So, lumalabas po yung kulay. Yung kulay, yun po ang blush on na ginagamit ko. Kaya ako po nalalaman kung anong blush on na dapat sa akin. So, para, ayan po, namula-mula na po siya ng konti. So, ang kulay ko is ma-pink-pink ng konti. Ayan po. Kasi po medyo maputi po ng konti tayo. So, ayan. Maputi po tayo. Ayan. So, yun po nilalagay kong blush on. Kayo naman, depende po sa balat po kasi yan eh. Halimbawa, ang balat nyo is morena kayo. Sampali-sampalin nyo. Hindi, syempre lalabas yung pagka-rosy-rosy check nyo dyan. So, kung ano yung kulay ng lumabas sa pisngi nyo, yun ang bilin nyo, ano, yun ang bilin nyo na pang blush on. So, at least kahit maaraw at maano kayo, para kayo naka-blush on. No, diba? Maaraw at hindi, para kayo naka-blush on. Na, yun naman talaga ang kutis ng ano nyo. Blush, yung blush on ng kotis nyo. Okay guys, salamat sa panonood, salamat sa nag-alarm po yung cellphone ko. Salamat sa panonood, sana po nag-enjoy kayo at natutunan ng konting aking engineer. Salamat po, God bless po at mag-ingat po tayong lahat. Please like po and subscribe my YouTube.